Dear Mama Colleen, pwede po ba makahingi ng advice? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Betty. Bago ko po makilala yung karelasyon ko ngayon, Mama Colleen, meron po siyang nakarelasyon na pinsan niya po. Mga 10 or 15 years po ang tinagal ng kanilang relasyon. Pero una pong bumitaw yung pinsan niya dahil nagkaroon po ng karelasyon na iba. Mama Colleen, taga Leyte po kami at nakilala ko po yung aking partner through texts. Way back 2011, textmate po kami, Mama Colleen. Uso pa yun noon eh, yung textmate. Pero Mama Colleen, never po kaming nagkita. Kumbaga naging boyfriend-girlfriend kami, through text, naging kami for 3 months, pero bigla na lang po siyang hindi nagparamdam. Mama Colleen, pinaliwala ko lang yun noon kasi una, 3 buwan lang. Pangalawa, hindi ako ganun ka-affected kasi never naman po kaming nagkita. Kasi kapag ka gusto ko po na makipagkita sa kanya, ayaw niya. 2012 po, Mama Colleen, may nakilala akong ibang lalaki. Naging boyfriend ko din ito. At yung lalaking yon na naging boyfriend ko, nagkita kami hanggang sa nagkaanak po kami ng isa. Akala ko po, ito na yung lalaki para sa akin. Akala ko, ito na yung magbibigay ng forever sa akin. Pero Mama Colleen, after ako anakan, niloko naman ako ng naging boyfriend ko noon. Iniwan niya kami na mag-ina. Simula po noon, wala na akong naging karelasyon. Nag-focus na lang ako sa anak ko. Noong 2019, pinilit ako ng mga kapatid ko na gumawa po ng Facebook account para po mabilis daw kaming makapagkamustahan. Noong una kasi ayokong mag-Facebook. Hindi pa naman kaputukan noon eh. Kaya lamang agad mapilit yung mga kapatid ko. Eto na nga po, may Facebook account na ako. Sa hindi ko po inaasahan, bigla pong may nag-friend request sa akin. Hindi ko po siya nakilala kasi ang profile picture niya po ay si Rukawa. Pero nung time na yon, inaccept ko na lang. Tapos, doon nagsimula ang lahat. Na ang lalaking nagtatago sa profile picture na Rukawa, siya pala si Alan. Itago po natin sa pangalang Alan. Nung nagka-connect po kami sa Facebook, parang bago uli kami magkakilala. Inintroduce niya uli yung sarili niya, nagpakilala siya ulit. At sinabi pa niya sa akin na matagal niya daw akong hinanap. Gumawa daw siya ng Facebook accounts para lang mahanap ako. Yan na po ang nasabi niya sa akin. Nagsabi din po siya tungkol sa ano nga ba talaga yung nangyari sa kanya. Bakit bigla siyang naglaho? Sabi niya nagkaroon siya ng girlfriend na pinsan pa niya. Oh no! Nagtagal daw sila at kung tutuusin, muntik pa silang magtanan dahil nga sa pinagbabawalan sila ng mga parents nila noon. Sabi pa niya sa akin, mahal na mahal niya daw yun at nangako sila sa isa't isa na magsasama hanggang dulo. Pero hindi ito nagkatotoo. Dahil yung babae po ipinapunta sa Maynila
At kahit nandoon man sa Maynila, eh meron pa rin naman po silang communication. Pero, hindi po inaasahan, eh nagkaroon po ng lalaki yung pinsan niyang babae at nabuntis ito. Doon daw, parang gumuho ang mundo ni Alan. Kinwento niya lahat sa akin. Sinabi niya po lahat sa akin. Sinabi ko rin po sa kanya yung nangyari sa akin na nagkaanak ako at iniwan ng lalaking nakabuntis sa akin. Tapos noon, unti-unti po na nagkapatawaran kami dahil wala naman pong may kasalanan. Month of February po kami nagkaroon ng contact noon. Mama Colina sa Makati po siya noong mga panahon na yon. After po noon, nagpaparamdam na naman uli siya sa akin. Sinabi niya na wala daw pinagbago yung pagmamahal niya sa akin. Siyempre ako naman po, hindi agad bumigay. 4 na buwan po akong nagpaligaw sa kanya at sinagot ko siya buwan ng Hulyo. Pinaramdam naman po ni Alan sa akin na sincere siya at tinanggap niya po ng buo yung naging anak ko sa una. Taong 2021 po umuwi siya ng probinsya para magpakilala po sa pamilya ko at sa anak ko. Nung umuwi siya, araw-araw siya noon pumupunta sa bahay para dumalaw, para ipakita niya sa akin na totoo yung sinasabi niya. Hanggang noong November 14 namanhikan siya sa amin na tinanggap ko naman at tinanggap din ang pamilya ko. Tapos po, noon tumira na po kami sa iisang bahay. Hindi pa po kami kinakasal, Mama Colleen, pero nagdesisyon na po kami na magsama sa iisang bubong. Isang araw po, buwan ng Disyembre, sa hindi inaasahan, aksidente ko pong nahawakan yung cellphone niya. Doon ko po nalaman na magka-chat pa pala sila ng ex niya, yung pinsan niya na naging karelasyon niya. Meron pa po pala silang communication na hindi ko alam. Nung panahon na yon, hindi ko alam ang gagawin ko, Mama Colleen. At nalaman ko din ng time na yon na buntis na po ako ni Alan. Nang malaman ko na magka-chat sila, hindi ko po muna sinabi sa kanya na alam ko na may alam na ako. Kasi hinihintay ko po na sabihin niya sa akin mismo. Pero lumipas ang mga araw, naghintay lang po ako sa wala. Tapos Mama Colleen, tuloy-tuloy na po yung communication nila. May time po, nabasa ko doon na humihingi yung babae ng sorry sa kanya. At may pagsabi pa na mahal pa din niya yung partner ko na si Alan. Nabasa ko rin po doon na nagtanong siya sa partner ko nang baka daw mabasa ko yung mga chat nila. Sinagot naman ng partner ko na di ko raw mababasa kasi hindi naman ako nangingialam ng gamit niya. Yun yung sabi niya sa pinsan niya. Well, totoo po yun, Mama Colleen. Never po ako nakikialam sa gamit niya, sa pera niya, dahil nire-respeto ko po ang privacy niya. Yun lang na time na yon na parang may nag-o-jok sa akin na tingnan yung cellphone niya na sana hindi ko na lang pala ginawa. Ang sakit-sakit kasi, Madam, Mama Colleen. Isipin mo, mag-partner kayo, tapos naglilihim siya sa akin? Hindi naman po ako magagalit kung magsasabi siya dahil wala naman po akong karapatan sa kanya. Oh no! Noong sinabi ko sa kanya yun, ang sagot niya, kaibigan na lang daw niya yun.
at pinsan na lang daw ang tingin niya doon. Opo, nagsabi na po ako sa kanya na may nabasa akong konvo nilang dalawa. But again, dininay niya at kaibigan na lang daw ang tingin niya sa pinsan niyang yun. Pero Mama Colleen, iba po ang lumalabas sa bibig niya at sa mga ginagawa niya. One time po, Mama Colleen, nagalit po siya sa akin dahil nag-chat yung pinsan niya at sinabi nito na nag-chat daw ako sa kanya na hindi ko naman po ginawa. Nasaktan lang ako kasi naniwala po siya sa pinsan niya kaysa sa akin. Ang malala pa, nag-away po kami ng dahil doon. Ang sakit-sakit po kasi wala po akong masabihan. Dinibdib ko yung lahat. Parang feeling ko, nag-iisa lang ako sa laban na to. Parang feeling ko, lumalaban ako pero wala akong panalo. Mama Colleen, ano po ba ang dapat kong gawin? Minsan po kasi, nauhuli ko siyang tinitingnan niya yung mga post ng ex niya. At updated pa siya sa mga ginagawa ng ex niya at ganun din ang babae sa kanya. Kapag may okasyon, hindi rin po nawawala ang batian nilang dalawa. Mama Colleen, sana ay madamayan mo ko sa aking pinagdadaanan. Mahal ko naman po si Alan, pero hindi ko siya kayang hiwalayan dahil meron po kaming anak sa aking sinapupunan. Muli, ako po si Betty. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Umaasa ka na ikaw lang at ako, ganun yung eksena mo, di ba? Ang magsasabihan ng I love you. Kahit sino naman ang lalagay sa pwesto mo, Betty, kahit pa sabihin natin na magpinsan kasi sila, pero kapag kausaping ex na at magka-chat pa rin sila, kahit sinong lalagay sa pwesto mo, masasaktan. Kasi sino ba naman ang gusto na habang may kayo, eh nakikipag-chat at nakikipagkwentuhan pa rin siya sa kanyang ex? Yung tipong parang komportable pa rin siya sa kanyang ex. After niya ikwento sa'yo yung heartbreak niya dito, after niya ikwento sa'yo yung history nilang dalawa, ngayon nagchat-chat sila, nagpapalitan sila ng chat na parang walang nangyari. Yun ang hindi nila maintindihan. Yun yung hindi nila magets sa atin na present karelasyon. Na bakit hindi nyo maintindihan na ayaw ng isang tao na nakikipag-chat ka pa sa ex mo? Kasi ito lang yan eh. Kung mahal mo talaga ang partner mo, hindi ka kukuha ng isang butas na pwedeng masaktan yung partner mo. Kung talagang mahal mo ang partner mo at alam mo na pwede siyang maapektuhan sa ginagawa mong pakikipag-chat kay ex, ititigil mo ito para lang hindi ka makasakit ng partner mo. Hindi na lang pagmamahal po ang usapan dito eh. Respeto. Yun po yung hinihingi ni Betty sa partner niya na si Alan. Respeto. Again, it is not just about the love. Do you love me? Huwag ka makipag-chat kay ex. Hindi na lang po yun. Again, it's not about love. It's all about how you respect your partner. Iinisipin mo ano kaya yung pwede niya maramdaman kapag nakita niya na nakikipag-chat ako kay ex. Kasi ho nang magpinsan sila o ano man ang pinag-uusapan nila, again, ex pa rin sila for 10 or 15 years. Hindi pa rin madi-discount yung fact na pwede mag-isip ng masama itong si Betty, di ba? So, respeto na lang. Huwag ka na masyadong, kasi kapag ka binaliwala mo yung pag-call out sa'yo ng partner mo tungkol sa pakikipag-chat mo sa ex mo, pag binaliwala mo yun, ibig sabihin wala kang respeto. Ibig sabihin,
napaka-selfish mong tao. Kasi iniisip mo lang yung sarili mo, hindi mo iniisip ko ano yung pwedeng maramdaman ng isang tao sa ginagawa mo. You are being selfish. And if you are selfish, kung ganyang kaka-selfish, might as well, huwag ka munang makipag-relasyon. Kung hindi mo kayang i-let go yung mga ginagawa mong pakikipag-chat kay ex, might as well, alis ka muna para alam mo yun, para ma-avoid mo na masaktan mo yung katulad ni Betty na umaasa na talagang sa kanya ka na talaga. Ngayon, Betty, sabi mo kanina, hindi mo nagawang iungkat kay Alan yung nadiskubre mo kasi sabi mo wala kang karapatan. No! Kahit pa live-in kayo, kahit pa hindi pa kayo kasal, may karapatan ka. Kasi ikaw yung karelasyon ngayon eh. Ikaw yung binahay eh. At ikaw yung binuntis. So may karapatan ka. Kahit sabihin natin na hindi pa kayo kasal sa papel. The moment na pinasok ninyo yung tinatawag na relationship, may karapatan ka. Okay? Siguro ngayon, masyado kang natatakot eh. Masyado kang parang, baka kasi iwan ako eh, nang dahil sa bata. Kawawa naman yung anak ko pag iniwan kaming mag-ina. Parang magiging heartbroken take two na naman ako. O diba? Feeling ko may takot ka na eh. Kaya masyadong, hindi mo siya masyadong kinukumpronta eh. Feeling ko natatakot ka na mawalan uli ng ama yung anak mo for the second time around. Nandun yung fear mo at naiintindihan kita. But again, kailangan mo rin kasing iparealize sa taong ito na hindi tama ang ginagawa niya. Na hindi ka komportable sa ginagawa niya. At hindi rin tama na nag-aaway kayo ng dahil sa kung anumang paninira ang ginagawa ng pinsan niya. Iparealize mo sa kanya na may mali. Huwag mo siyang itolerate. Huwag mo siyang hayaang magtapang-tapangan kahit alam naman natin na may ginagawa talaga siyang kamalian. Again, ikaw na ang nagsabi. Iba yung lumalabas sa bibig niya sa mga ginagawa niya. Then tell him, prove it to me. Sabihin mo sa kanya yan, sorry ah. Oo, sinasabi mo na kaibigan mo na lang yung ex na pinsan mo. Sinasabi mo na pinsan na lang talaga yung tingin mo sa kanya. Prove to me. Patunayan mo. Kasi iba yung nakikita ko sa sinasabi mo. So kung ano yung sinasabi mo sa akin ngayon, yan ang sabihin mo sa kanya. Alisin mo yung takot mo na baka maging single mom ka na naman. Alisin mo yung takot mo na baka mawala na naman ng ama yung magiging anak mo. Kasi una sa lahat, hindi dapat natin itolerate yung ganitong klaseng tao. Kung ngayon pa lang, may panggagago ng ginagawa, ano pa pagdating ng panahon? Hindi natin deserve na makisama sa isang tao na ganito lang yung tingin sa atin, napakaliit. Alam mo yun? Na parang kakayan-kayanin tayo, i-reverse psychology tayo, uunahan ka ng galit, na kung tutuusin, ikaw dapat yung dapat na magalit. Diyan sila magaling. Diba? Diyan magaling yung ibang tao. Diyan magaling yung ibang karelasyon. Mapababae, mapalalaki. Kapag alam niya na may weak spot ka, titirahin niya yung weak spot na yon. Mauuna siyang magagalit. Reverse psychology, kumbaga. Para ikaw, para kang tupa na biglang aamo dahil nauna siyang maging leon. So I want, what I want you to do now is huwag mong itolerate yung ginagawa niya. If you think there's something wrong, if you think mali na talaga ito, at talagang nakikita mo, ikaw kasi makakapagsabi niyan eh, if there's really something wrong, ikaw ang makakaramdam niyan. Women's instinct. Diba? Mas kilala mo yung partner mo. Alam mo kung paano siya nung wala pa si ex sa picture. Alam mo kung paano siya bilang, di ba, niligawan kanya for 4 months uli. Pinatunayan niya na sincere daw siya. Bakit parang after how many months, nagbago na naman siya. So, ganun mo kakilala ang partner mo. Kaya ganito rin ang lumalabas sa bibig mo. May nagbago. Hindi mo naman mapapansin ang malaking pagbabagong ito. Diba? Hindi mo mapapansin yung pagbabagong ito kung hindi ganun kalaki. Ika nga.
Pero the fact na again, nasasaktan ka, the fact na again, nag-aaway na kayo ng dahil sa pinsan na dapat hindi na siya involved sa buhay ninyo, and the fact na walang respeto din yung pinsan niya dahil may pagsabi pa ng, mahal pa rin kita. Ako na lang ulit. Wala siyang respeto sa iyo eh. Walang respeto yung babaeng yun sa iyo. Now you are the partner ngayon. Ikaw ang partner ngayon. Huwag mo sabihin wala kang karapatan. Ipaglaban mo siya, ilaban mo yung partner mo kung tingin mo ayaw mo talaga siyang mawala sa buhay mo. Kung kailangan dumating sa punto na mamili ka, ako o yung pinsan mo, go! Kasi valid naman ang nararamdaman mo. Mas masarap makisama sa isang tao na totoo kaysa makisama sa isang tao na ikaw ay ginagago. Nandun na tayo, natakot ka na mawala na naman ang ama yung bata. Pero hindi ba dapat mas matakot ka na ilalagay mo ang buhay mo sa isang lalaki na pinaglalaroan lang palagi ang damdamin mo? Once and for all, mag-usap kayo. Sabihin mo sa lalaking yan, ano ba talaga ang plano mo? Sabihin mo sa lalaking yan, iba ang lumalabas sa bibig mo sa kinikilos mo. Sabihin mo sa lalaking yan, pasensya na, ganun kita kakilala, kaya alam ko kung may nagbago ba sa'yo. At pasensya ka na kung kino-call out ko yung tungkol sa pinsan mo, kasi kung tutuusin, hindi dapat siya mag-matter sa relasyon nating dalawa. Hindi dapat siya maging rason para mag-away tayo o awayin mo ko ng dahil sa ginagawa niya. So maging matapang ka. Huwag kang magpadala sa pagre-reverse psychology niya. Kailangan mong iset ang record na pinagbigyan kitang papasukin uli sa buhay ko. Sana worth it ang pagbalik mo. Alright? Kawinner yan po ang kwento ni Betty dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ang tanong ko, kung ikaw si Betty, ano ang gagawin mo? Speak from your heart. Mag-text po sa ating text line 0977-70915. Mag-record ng iyong boses. I-chat mo ako sa DJ Mama Colleen. C-O-L-L-E-E-N, DJ Mama Colleen. May makikita ka microphone na icon doon. I-click mo yon, i-record mo yung sawsaw mo. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.